Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito naman kami sa the Avida Vera Settings Vermosa, no? Ito yung bagong spot na nakita namin dito sa Vermosa. Bandang Dasmariñas, Cavite yata to, no? So for this video naman po, sa babae check naman natin itong Rigid MTB ni Idol Mac Jim Villos. So taga Pasay pa kayo, no, boss? So ano yung masasabi niyo sa Vermosa? Ganda, sir. Sa kwan? Eco-friendly. Oh, eco-friendly, no? Kita-kita natin na ganda yung view. Ang ganda dito, no? Kasi doon kasi dead end doon, eh. Wala, kaya walang halos tumadang sasakyan dito, no? Tsaka ito yung mga kasama yan. Ito mga kasama niya, mga idol. Yan. So, i-check natin ngayon yung kanyang Rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So, Idol Mac Jim, no? Before tayo mag-start, no? Tanong mo na kita. Ito may kauna-unaan niyo na Rigid MTB. Pangalan na po, sir. Sa yung una ko po. Yung unbranded na 26, mm-hmm. Yung walang pintura. Ah, walang pintura. So, tapos, next... Ito pangalawa. Yan. So, next question naman, Idol. Saan nyo na regular na ginagamit itong Rigid MTB nyo ngayon? Sa, kung po, sir, sa bike tour. Mm-hmm. Tapos pag long ride, sir, pag day off? Antipolo, minsan Tagaytay. Ayun. Yun nga, no? Ito nga, guys, yung general background sa kanyang Rigid MTB. So, mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike Frame. Ang nakalagay dito is rider na pang 27.5. Walang nakalagay ng model, no, rider lang, no, kuya. Rider lang po, sir. Mm. Yun nga, no, rider na XC Hardtail Mountain Bike Frame, aluminum 6061. And then yung seatium nito 16, no. Opo, sir. Yan, size 16. Alam ko pag 16 dito sa rider, small yata, no, small. Then straight or non-tapered yung head tube, tapos sa cable routing. Yan, full internal cable route. Ito pala, sa FD tsaka sa RD internal. Tapos external sa rear brakes. So hindi ko napansin kagad sa taas. Then, pang BSA threaded na bottom bracket shell. Pang 27.2mm diameter na seat post. Quick release yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman yan is yun, IS or International Standard. Next naman, sa kanyang MTB Rigid Fork. Yun, back in time tayo. Ito yung isa sa mga OG. Ito yung mga old school na MTB 26er na rigid fork. Meron na kasi ako dati nito, eh. Nakadalawang ganito na ako dati noong 2007 tsaka 2009. Ito is unbranded, no? Pero yung kulay nito parang kakulay na crystal na ginamit ko dati. Yung carbon finish, eh, no? Kaya kita-kita natin na ito, pwede ito pang, ano, no? Pang V-brake at tsaka pang disc brake. Yan. Singsukat lang to ng ano, eh, ng Promen FK406 na 26R na hindi suspension corrected kasi nung panahon na namin yung mga ganyan, wala na kasi ng ano, eh, wala na pa mga sing 27.5 tsaka 29, eh. At saka wala pang 26 na suspension corrected, eh. So ito lang 26 na non-suspension corrected tong rigid fork na to. Then straight or non-tapered yung head tube, yun ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade nito. Yung yun nga, no, yung disc brake caliper mount para nito is IS or International Standard. Next naman sa kanyang cockpit, ito yung kanyang handlebar, no. Yung True Batib Haspel na ngayon lang nakita na ganitong kulay, no, kulay ube. Na True Batib Haspel na aluminum 6061. Walang ano, back sweep, no. Wala po, sir. Straight talaga to. 31.8mm ang diameter. Yung grips niyo, kuya, pambansang grips ko to na silicone. Yung pambansang grips na unbranded na silicone. Yan. 100 lang, sir. Mm. Ano naman, eh, malambot naman, eh, no? Yan, so next naman sa stem. Ito yung galing sa FoxEye, no? FoxEye na aluminum. 90mm ang haba, negative 7 degree yung angle. Next naman yung kanyang integrated headset. Yun, Ragusa na sealed bearings. Sa seat clamp naman, ito yung ZTTO na aluminum Allen type. 31.8mm ang diameter. Yung seatbelt naman niya, branded ko yan, no? Na palagi ko mga 300 or 350mm ang haba. Kaso nga lang, kita-kita na yung minimum insertion. Baka nandito na yan, baka masira yung frame. Bili na lang kayo ng mga 400mm na seatbelt, no? 27.2mm ang taba na setback na may single bolt clamping system. Sa saddle naman niya, BOE. Ano to? Telic. BOE Telic na walang butas sa gitna. Walang butin flexible, steel railings. So kuya, ano yung feedback niyo po dito sa saddle niyo? Sir, masakit din sa akin. Masakit sa akin? Mm. Ano po, ano po yung balak po ninyo palitan? Yung gun lang. Yung tawag niyo. Yung makapalang foam. Tosic. Tosic yung balak niya, no? Yan nga, ito yung feedback niya dito sa kanyang saddle, no? So proceed naman tayo sa kanyang drivetrain.
Yan nga, pambansang drivetrain to. One by, so wala kayong makikita ng front shifter, front derailleur, tsaka extra chain rings. Yung rear shifter niya, Shimano Alivio M4000 na 9-speed. Yan, so next naman, itong MTB crank. Ano ulit to, sir? Pro wheel, no? Pro wheel na square taper na 104 BCD, no? 170mm ang crank arm. Tapos ito ay square taper. Kaya square taper din yung threaded bottom bracket. Next naman, yung kanyang chainring na 1x na raway na rounded. Ito yung Ragusa 42T na 104 BCD rin, no? So next naman, yung kanyang MTB clipless pedals. Shimano M505, no? Yan, Shimano M505. Next naman, yung kanyang chain. TEC PWR na 9-speed po yan, no? Then yung kanyang MTB cassette sprocket, ito yung Shimano HG20 200-9, alam ko Alto series to, na 1130-60 na 9-speed. So next naman, 12-speed naman to, no? Sagbit Edison to, Sagbit Edison na 12-speed. Ano yung feedback nyo dito sa sa shifting, since na ito yung iba. Dahil kasi 9-speed yung iba, 9-speed to, no, except dito, no? Okay. Ano po yung feedback nyo, sir? May delay yung kwan? Yung dito? Kasi hindi match sila. Ay, hindi match, no? Edison. Pero sir, papanadyan nyo din, sir, ng 9-speed o i-convert nyo na sa 12-speed? Ano po yung plano nyo, sir? Yan lang muna, sir, kasi wala pang ban. Wala pang budget, no? Ayun, so ito muna yun, no? Ito yung feedback niya dito sa drivetrain niya, no? May delay. Next naman sa kanyang wheelset, ito yung gulong, no? Yun, balik tayo sa pambansang brand ng Maxxis Space na 27.5x1.95 na yun nga, no? Wire bead na Exitar. Yun nga, tingnan natin yung clearance nito, no? Kasi ito may klitong fork na to, Ayun, pasado pa. Mga tingin ko 506 mm ang clearance yan. Pero pag ano yan, 2.1, di nakakasya yan. Dati sir, yung gulong ko, 2.1 yung kinabit ko. Hindi kasya, no? Kunti na lang. Gabuhok na lang. Pag may kwan, putik. Sabit eh. Sabit yung kwan, gulong. Yan, so sa port na to, yun lang yung sakto, no? 1.95 na Maxxis space. Next naman sa rims, ito yung sabi niyo, sir, no, yung sa stock ng Faxter na aluminum double wall and 32 holes. May pagka-unique ng lacing, no? Hiwalay-hiwalay yung apat. Next naman sa spokes and nipples, stainless steel, no, unbranded. No, so next naman yung kanyang hubs, ito yung ano, 'di ba? Yung Hasins Pro 7. Ito yung triples with 3 teeth. Yes, sir. Yun, kasi type of free hub body, seal bearing. So check natin yung tunog nito, idle, kapag nang free wheel. Yan, guys, yung tunog ng Hasis Pro 7 MTB hubs kapag nang free wheel. Dalasa lang sa kanyang brake set. Yan, pambansang brake set Shimano MT200 na hydraulic brakes and dual piston. Kalasa lang sa kanyang rotors. Yun, tumunog tuhod ko. Unbranded ito, sir, no? Yan, 160mm ang diameter, harap tsaka likuran, pares na fixed type and bolt type disc brake rotors. So, idol, magkano yung total cost po nito, sir? Mga 20 plus, sir. Maygi 20,000, no? Yan, so guys, ito nga yung rider. Rigid MTB ni Idol Macjim Villos. Yeah, guys, tanda, i-bicheck na natin itong rider Rigid MTB ni Idol Macjim Villos. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang Rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So mga idol, mag-shoutout na kayo. Yo! Shoutout pala sa misis ko. Love you. Hey! So shoutout sa asawa ko. Nayaga naman mag-rides. Ayan. So salamat, sir, sa pag-bicheck ng MTB niya, sir. Thank you. Salamat, ha. Yeah, guys, maraming salamat sa inyo panonood, and don't forget na subscribe yung aking YouTube channel. Paki-click na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yeah, guys, maraming salamat sa inyo, and drive safe po sa inyo.